Ayan, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Itong mga nakaraang araw, parang naramdaman ba ninyo na Holy Week? Sa iba sa inyo kasi, since nawala yung traditional na pagbisita iglesia dahil nga naka-ECQ tayo, hindi tayo makalabas. Pero sana yung you took the moment or these mga pasabihin nyo silent moments na mag nilay-nilay o mag-isip kung paano tayo, how's our lives, you know, itong how were our lives last year, itong mga nakaraang 2020 at saka itong 2021. Dapat tinake natin yung ating sabihin mo sitwasyon na para mag-isip na inasmuch as hindi siguro tayo mas maraming kasalanan kasi hindi nga naman tayo lumalabas masyado, pero ay may nakikita ako. Larissa Bacala, ma'am, tayo po ay hindi readings ngayon. We have reflections. Isang tabi po muna natin yan. Kasi ito ay mahal na araw. Hindi tayo para, hindi maganda po ang inaabuso natin yung moments para meron tayong reading. Yan, hindi muna tayo ganun. Wala tayong reading po ngayon. Let's take time to reflect. Marami tayong mga pagkakataon na kahit na sa bahay lang tayo, nagkasala tayo sa isip, nagkasala tayo sa salita. Maaring hindi sa direktang gawa dahil hindi nga natin nakakaharap ang ibang natin sa buhay. So, let's take time ngayon dahil nga sabi nga natin doon sa ating Lenten reflection. So Lenten reflection simply mean Lenten season, iniimbitahan natin hindi lamang po ang mga Katoliko, Kristiyano, pero we're inviting everyone, no, to take this moment or opportunity to think and review our lives the past itong few months na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Jackie Katupas, Marlene Batara. Magandang gabi. Sa Star Community, magandang gabi. So, wala po akong guest na gusto, kundi ang isa sa mga, sabihin mo nang, alam nyo, nakakatawa eh, ge-guest dapat yan sa akin nung bago magsarado yung siya ang guest na, walang iba, kundi si Jay. Hello, Star. Magandang gabi sa iyo. At magandang gabi sa Hello, ating Jay. Mga... Ah, yes. Magandang gabi, Star. At magandang gabi sa ating mga masugid na taga-subaybay ng iyong programa. Oo, medyo... Ayan, oo. Bakit tayo naghahang, Darlene? Medyo naghahang tayo. Nga, anyway... Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, reflect po tayo. This, yan, sa Mamila Checa. Oo, Mamila Checa Delgado. Mamila Delgado na lang si Malu. Okay, so Jay is a Zen practitioner. Ano ba ibig sabihin ng Zen practitioner? Jay, sa Tagalog, ano yan? Isang tagapagpadaloy ng pagmamalay. Sabihin na lang natin ganun, pero napakahaba, no? Zen is pahingalay. Pagmamalay. Oo nga. Pagmamalay. Pagiging mindful. Mindfulness. Pagpapadaloy ng pahingalay. Yan, dyan magsisimula yan. Oo. Yun, di ba? Sabi ni isa, oh my gosh, good evening, Mr. Nanon ko YouTube mo ngayon, eh, tapos nag-flash daw na naka-live tayo. That's good. Siguro sabi ng ni Lord, makinig ka daw ngayon. Laging po kayo, Ma'am Star. Oo nga, Abik. Oo, Kihano. Nagla-lag daw tayo. Yan, nagla-lag. Oo, nga, nagla-lag. Anyway, sige. Nagla-lag eh, oo. Sa akin, malakas ang aking connection. Oo. Anyway, oo, ano Darlene, baka kailangan meron mo nang hindi mag-connect sa iyo. Oh, yan. Okay. Kamusta? Kasi alam mo, Jay, itong yes, mga hindi ako naubusan ng taong nag-PPM sa akin. Oo. Merong nag-PPM, nagsasabi ng
kanilang mga problema at iisa ang napansin kong problema. Ano yun? Isa. Common yan sa kanilang lahat. Iti! No? Nag-iiyak. Oo. Oo. Sa akin daw naglalag. Sabi niya. Teka, sasabihan ko yung aking anak na ano, na wag mo nang mag-internet. Sige Jay, sa'yo Jay, ano mga naano mo na nagkaroon ng problema? Sa ano-ano ang marami mga problema nilapit sa'yo? Since involved ako sa Healing Ministries, Star, ano, para sa kaalaman din ng ating mga viewers, marami ding lumalapit sa akin, nanghihingi ng tulong tungkol sa iba't ibang klase at uri ng sakit. Merong mga sakit sa physical at karamihan din sa kanila nangangailangan ng intervention sa kanilang mental health, sa kanilang emotional well-being nila. Maraming mga emotional issues. Ang dami actually, rin. Actually, it's the emotional, It's the emotional issues actually. Madalas yan, ano, just like, ito, in one day, maagang-maga papagising ko, may umiiyak sa akin. Yung sa mga salita. Ang sabi ko, okay, balikan natin, proseso natin. Saan ba nagmula yan? Bakit ka galit? Ang dami na niyang, galit na siya sa maraming tao. Sabi ko, I think hindi kasalanan nung isa yan. Kung hindi nakatanggap ka, yung sinabi nung isa sa'yo na nakatanggap ka ng mensahe, I think yun yun. Hindi, nagalit pa rin siya. Dinadamay na niya yung isa kasi sabi ko, teka, ako. So, gina-justify niya sa akin isang ano. Sabi ko, teka muna, ano ba pinagmulan nito? So, pinagmulan niyan ay yung nasabi mo. O ano yung gusto mo. Ngayon, kung na-misinterpret ka, hindi niya na-misinterpret kasi yun talaga ang ibig sabihin ng gusto mo. Pero kung ikaw ay sabihin mong, yun yung ibang, it's about something. It's about buying a luxury item, no? So, sabi niya kasi practical and everything. Ngayon, sabi niya, hindi naman yun na-intindihan ko para mas makatipid. So, sabi ko, I think you have to be realistically positive. Meaning, kung ano yung kaya mo yun abutin for the moment. Oo nga, may mga bagay na mahal, pero on the long run, matipid. Parang ano lang yan, solar power. Hindi ko kaya solar power kahit na wala na akong babayaran na kuryente. But the thing is, iisipin mo, ano ba yung kaya ko for the moment? Diba? So nag-away, masama loob niya, humahagulgul siya, nasasaktan siya sa lahat na sinabi. Sabi ko, sit down, breathe. Hindi ito masasabi kung hindi may pinagmulan. So in short, what I'm trying to drive at, minsan dapat titingnan natin saan nagmumula. Tama ba, Jay? Tama yun, Star, kasi lahat ng mga emotional issues or reactions ng isang tao against sa isang tao ay meron ng, kumbaga, meron ng inner deposit doon sa kalooban mo. Para siyang hook. Alam mo yung hook? Pag may mga hook ka sa bahay, sasabitan mo. So may hook na, may internal hook na doon na nag-aabang na lang kung ano yung isasabit. Alam mo yung ganun? So lahat tayo merong ganyan. Meron tayong ganyan. Internal hook. Triggers. Internal. Oo, yun. So, Jay, ano pa yung mga klase ng mga, sa tingin mo, mga nangyayari sa atin, sa ating pagkatao ngayong nagkaroon tayong pandemya? Ano-ano ang mga naging problema? Baka makarelate sila. Okay. So, ito na nga. Second year na natin sa ating pandemic ngayon, di ba? At dahil second year na, ang daming umaasa na okay na sana ang pandemic. Unti-unti nang, in fact, nung galing ako ng Taal, dahil meron akong bahay doon, unti-unti nang bumabalik ang mga local tourists. And then bigla na lang, nag-announce na mag-quarantine na ulit. And so then, ito na ngayon. So maraming frustrations na nangyayari ngayon. Kasi nakulong na naman tayo. Ang gusto nating mangyari, maraming mga expectations na unmet. Hindi natupad. Gusto na nating lumabas. So nakadagdag na naman ngayon yan sa anxiety natin because sa isang buong taon na natili tayo, tiniis natin lahat, and then madadagdagan na naman ng hindi natin alam kung from this time, this month onward for the rest of the year, kung totoo ito, magkakarantina na naman tayo.
In other words, our frustrations, our anger, are fruits or results of the anxiety, the collective anxiety that we are experiencing right now. Ayan. Mm-mm. Okay, so ano ba dapat gawin ng isang tao? Kasi hindi mo naman maiwasan yan ngayon eh. So kanya-kanya tayong mga frustrations eh. Kanya-kanya talaga. Merong hindi natutuloy sa trabaho, hindi nakakaalis sa bansa. Merong, for example, yung opportunity niya to have work, no? Nasisira, di ba? Or hindi natutuloy. So ano ang dapat nilang attitude o dapat ginagawa sa mga panahon na ito for coping? Ano yung coping mechanism nila? Okay. Importante yan para sa ating mental health, sa bawat isa natin. Ano? Unang-una ay alamin natin, okay, nandito tayo, maging realistic tayo. Ano man ang gusto nating mangyari, hindi pa pwede. So, titingnan natin, mag-draw tayo ng tinatawag na psychological boundary. Anong ibig sabihin yan? Isipin mo, maging mapagmalay ka sa sarili mo kung ano ang mga bagay na within your control at ano ang mga bagay na beyond your control. Wala kang power over them. Dapat malaman mo yan unang-una. Kasi nag-i-spend tayo ng energy most of the time sa mga bagay na wala tayong control. Sayang yung energy natin. Di ba, Star? So dapat alam natin yun. Marunong tayong mag-draw the line. Okay. Unang-una. Mm-mm. Yun na nga sa yung ano, di ba, parang yung sinasabi mo is, alimbawa lang, merong may PM ng PM sa akin. No, talaga, Jay, kulit ng kulit. Mister, kailan po ba ako makakaalis? Kasi nasa cruise ship ako. So ganito, nawawala na po ako ng pag-asa, ganito, ganyan. Alam mo, isa sinabi ko sa kanya eh. Kahit pa anong gawin natin, tama ka, what is it that you have control over? Tama yung sinasabi mo. Wala kang control doon sa cruise ship eh. Kasi hindi pa pinapayagan, di ba? So, hindi ka makaalis kasi hindi pa pinapayagan. Pero syempre itong lately, pinapayagan na ibang mga countries, di ba? Pero relatively, noong time na yon, hindi daw niya, para daw siya nasisiraan na ng bait. Wala daw siyang income. Ang ano ko is, kamusta ang naging income? Andasan yung pera mo na dinala mo nung umuwi ka? Diba? Ah, saan? So, inilagak mo ba sa tama? Diba? So, sabi ko, ano ba ang pwede mong gawin? Bakit hindi ka mag-try? Kung ano ba yung sarili mong kakayanan? Kung halimbawa, huwag ka mahihiya, Jay. Halimbawa, yung isang kaibigan mo, kailangan ng ayusin yung, mateki ka, marunong ka gumanto, ayusin mo website niya. Diba? Mag-offer ka ng help to other people. Yun. Yung kung ano yung nasa kakayanan mo within your reach, yun yung dapat ginagawa mo. Tama ba yun? Correct. Correct. At maging mapagmalay ka doon. Kasi kung hindi, sayang yung energy mo na pwede mo pa sanang maituon sa isang importanteng bagay sa buhay mo, ngunit nagastos mo na yung energy mo sa galit, sa frustration, sa pag-concentrate sa isang bagay na wala kang kapangyarihan na baguhin. Realistic positivity, something sabi ni Mark, you do not have power over. Yes. Thank you, Mark. Kasi yan ang byline ko kasi. Yan, oo. Jay, ang realistic positivity, yan yung aking, ako ang nag-coin ng word 3 years ago. So, kasi maraming toxic positivity, mga ganyan. So, I said realistic positivity. May talk ako about realistic positivity sa ating YouTube, no? So, ang realistic positivity is, kahit anong iyak mo, okay, tama naman, you be positive. So sabi na, think positive lang, think positive. Pero yung thinking positive mo within the limits or yung pwedeng mangyari, hindi yung hindi pwedeng mangyari. So aim sila ng aim, makakaalis ako. Pero instead of focusing on kung ano yung kailangan mong gawin to survive now, nandun ka sa walang gagawin at mag-iisip lang ng positive, makakaalis, pero wala kang gagawin. Iba yun. Hindi pwede yun. Wishful thinking ang tawag doon. Hindi yun realistic. Wishful thinking. Yung mga sana. Mga sana. Mga sana.
ang isa sa din star sa mga dahilan kung bakit tayo na-frustrate, especially during these difficult times, because we hold on to our expectations and we don't want to let go of our expectations. Gusto nating mangyari ito. Wala pong masama, mga kaibigan, walang mga masama. Kung meron kang expectation, walang masama. Pero ito yon. Ito yung expectation mo, pero ito yung reality mo. Dapat meron kang reality check. Okay? Oo, di ba? Mm-mm. So, part yan ng realistic thinking. Oh. Yes. Pero Jake, ito na nga, no? Pinag-usapan natin yan. So, sabi mo nga, dahil nga sa mga nangyayari na tayo ay yung nagkakaroon ng frustrations, disappointments, tapos nagkakaroon ng mga, sabihin mo, ng mga anxieties and fears. Mm-hmm. Because of that, ano ang mga nagagawa ng tao? Kaya nga tayo nagkakaroon ng nilay-nilay ngayon. Ano ba yung unintentionally or intentionally nagagawa natin sa ating kapwa na dapat nating pagnilay-nilayan ngayon? Ano ba ang nagagawa natin because of that, ano, yung sabihin mo, intention and everything? Ano-ano ang magagawa? Okay, dahil sa mga frustrations na yan, unmet needs, unmet expectations, makakaramdam tayo ng frustrations. At kapag ang frustrations, layer and layer of frustrations, it will result to anger. Oo. And then, makapagsalita ka ng hindi tama sa kapwa mo, sa kapamilya mo, nang babato ka ng plato, naging sarcastic ka, alam mo yun, pa-insulto yung sagot mo. Alam mo, kasi punong-puno na yung dibdib mo eh. Punong-puno na yung dibdib mo. At lagi kang para kang isang aso na tumatahol sa buwan. No? Isang aso na tumatahol sa buwan. Hindi mo kayang abutin yun. Wala kang ibang ginawa. So, dadalhin ka ng emotions mo na hindi mo nalalaman at nakakagawa ka ng mga bagay na akala mo hindi mo magawa, ngunit nagawa mo at nagsisisi ka sa bandang huli. Okay. So, siguro, katulad niyan, sabi mo nga eh, nakakapagmura. Yung mga dating hindi nagmumura, actually, naririnig ko nagmumura ngayon. Oo. So, parang meron pa diyan na ng ano to, nandadaya ng kapwa para lang kumita ng pera. Correct. Oh, kumakapit sa patalim yung iba, nag-take advantage sa kahinaan ng panahong ito para lang makalikom ng salapi. No? 'Di ba? Meron ganyan ano, may iba pa nga eh. Marami. Yan nga yung sasabi ko. Dahil tinulak ng pagkakataon, yung wala na siyang mapakain sa tao, sa kanyang pamilya, to the extent na nanloloko ng kapwa. Meron ako narinig na ganyan. Yung tipong magbebenta, tapos lolokohin yung goods, no? Maraming ganyan. Maraming hindi nag-oo. Tapos, paghahabulin mo na, dededmahin niya. Halimbawa, ang binili ay 10, i-deliver lang niya 5 o 6. Di ba pang pero sasabihin niya na hindi ko nasasadya, tapos hindi ka nababalikan. Pero, sinadya niya yon. May ganun, ha? Meron akong, may nagsabi sa akin na, ma'am, umorder po ako pagkatapos ayaw na po ako balikan. Diba? Yun. Anyway. At ngayon, pwede ba natin silang ma-blame dahil nga kumakapit sila sa patalim? Ito yung masasabi ko kasi meron tayong moral responsibility. And for every given situation, meron tayong choices. Uh-uh. Yes, mabiblame ka. Bakit? Because meron tayong kasabihan sa English na nagsasabi na the end does not justify the means. Ayan. Ang end mo, gusto kang kumita. Pero yung means mo na ginagawa mo para kumita ka, nanluloko ka ng tao, immoral pa rin yun. Tapos okay? Meron din akong mga sitwasyon. Aside from that, yung meron silang, dahil nga sa hirap ng panahon, meron naman iba, ang intensyon ay para sabihin mong to ride or take advantage of a person's goodness, no? So halimbawa, may nalaman akong ganyan nagawa sa akin. Like for example, nagbibigay ako ng yung
first part ng ating ano no, first part ng ating pandemic, namimigay ako ng mga masks no para for everybody. So kahit na sa ospital, nagbigay ako, kahit na sabi mong cloth mask 'yon, pangpatong ba? Pangpatong sa mga surgical masks no, or it can be under the surgical mask para lang ma-extend yung ano yung life ng mga surgical masks or whatever no. So yung iba hihingan ka pagkatapos yung pala eh may nahuli po ako na binenta. Yan. So ang ano niya is kasi nung kinausap ko siya, sabi ko ba't mo ginanon? Tapos sabi niya, eh kasi po, kailangan po ng pamilya ko, wala na po akong trabaho. So sabi ko, kung po pwede, sana sinabi mo sa akin ng totoo at kung ano yung kaya ko na ibigay ko sa'yo or nabigyan kita ng pagkain. Diba? Mm-hmm. So parang yun nga sabi mo, yung they are justifying yung ano eh, yung means, 'di ba no, for the end purpose, which is wrong. So marami Jay na nangyari ngayon. Ano pa ba yung mga small sins natin na nangyari? Ano pa ba yung mga nakarating sa iyo? Ay, alam mo, meron din akong isang because this is about healing ano, yung involvement ko nga. Merong isa na pumunta siya at tumawag, I mean nag-message sa akin. Gusto niya ng healing sessions, ganito. So ako muna, because makikinig ako kung ano yung mga hinaing mo, bibigay ako ng oras para sa'yo, at nag-suggest ako na ito ang gawin natin. So, nag-assign na kami ng day, ng time, na ganito, mag-meet kami online para pakinggan ko siya. Ngayon, nang dumating na yung araw na yon, or kino-confirm ko na sa kanya, ayaw na niya. Ayaw bakit niya. Mo? Ah, okay. Naramdaman ko na meron siyang inner resistance. Okay? That gave me a conclusion no, sa mga panahong ito ngayon, meron mga taong ang daming maglalabas ng mga hinaing sa buhay. Ngunit, kapag meron ng solution kang ibibigay, ayaw nila ng solution. And that is a form of self-sabotage. Kasi gusto nila na yung gusto nilang mag-dwell doon sa drama. Doon sa dahil nangangailangan ako, dahil meron akong ganito, kung bibigyan mo sila ngayon na maging part sila ng solution nila, ayaw nila. Ayaw nilang kumilos. Then that gave me the conclusion na may mga tao talaga na hindi mahi-heal sa kanilang karamdaman o sa mga issues nila sa buhay o sa pinagdadaanan nila. Why? Because they don't want to be part of the solution. Mm-mm. They want to be part of the problem. Oo. And it's a vicious cycle ongoing. Yes. So sa mga na nag-i-struggle ngayon, sa mga pinagdadaanan, naging solution ba? Meron bang naging parte kayo ng solution? O naging parte pa rin kayo ng problema? Na hanggang ngayon, hindi ka makalusot-lusot dyan sa problema mo. Kasi walang, ayaw mo eh. Ayaw mong lumabas dyan, in other words. Mm-hmm. Yeah. Yet, tatawag na, ano, yung gusto, pero walang, pagka nandun na, di ba gagawin mo lahat ng paraan kung gusto mo yes. talaga? Kung gusto mo ba talaga? O sabi lang, lip service lang yon. Di ba? Kasi naghahanap yata yan ng ganyan ng a-agree sa kanya. Actually, hindi niya siguro gusto na magbago. May mga tao kasing pagdating do sa change at sasabihin mo kung ano yung mali sa kanya, may resentment na yan, aatras na. Kasi gusto niya, ipapatronize mo siya. Ganun. Oo. Kasi wala namang truth. Wala namang truth na madaling tanggapin, lalo na pag masakit at yung totoo eh. Mahirap talaga. Correct. Reality bites. Oo, reality bites, no? So, katulad na alam mo, merong mga frustration. Eto, sabi niya, opo, sa dami po ng frustrations ngayon, sabi niya, ayan, sasabi ni Ma'am Ching Bilyones, sabi niya, sa dami ng frustrations po ngayon, lalo na sa panahon ng pandemya ito, daming nakakapagsalita ng di maganda sa kapwa, minsan sa pamilya mismo. Yung pinag-usapan natin kanina, salamat na lang po at wala nagsasalita ng
PI daw sa kanya ang pamilya. Kumbaga, hindi practice yung ganong magsalita kahit galit na po. So that's a reality, Ching. Oo, totoo yan. Realidad niya sinasabi mo. Oo. Tapos sabi ni Sally Moynahan, ang isa daw sa pinakamahirap, ayan, yung pinagdaraanan daw niya ay yung matutong magpatawad sa mga nakasakit sa'yo, lalo na yung kapamilya mo o yung mga taong tinuring mong kapamilya. Ayan na, lumalabas na yung kanilang mga hinahing. Totoo yan, Jay. Ikaw, Jay, marami ka rin na narinig na mga ganun sinasabi. Ay, oo, marami. In fact, may mga pamilya akong narinig na kasi nasa healing nga. For example, ngayon, namatay yung father, head of the family. Ngayon, yung mga anak na naiwan, they are fighting against the mother na. Pinagtulong-tulungan nila yung nanay nila. Because of what reasons? Property. Magkapamilya yan, ha? Magkapamilya yan. Pera. Yeah. Pera. Pagdating kasi sa pera, ewan ko ba kung bakit nawawala ang ulirat ng maraming tao. Kapag pera na pinag-uusapan, wala na yung kadugo mo siya, kapamilya mo siya, pag pera ang pag-uusapan. At saka alam mo, saan sabi ni... Frustration and anger are not created by the past, but how we choose to carry the past. Totoo rin yan. Alam mo, ang isa sa sad things na nakikita ngayon, ito katotohanan to, ha. This happened to a friend of ours ni Darlene. Is, pagdarating pala ang sitwasyon na magkakasakit, no? Ito, COVID na to. Minsan, mas maigi pa ang ibang tao kesa sa kaanak mo. Which I really felt for her. Ayoko lang kasi magsalita ng hindi maganda. Nandun na ako sa punto na sinasabihan ko na si Darlene. Darlene, akin na ako magsasalita. Kaya lang, I restrained myself kasi ang katwiran ko, hindi ko to karma. Diba? Hindi ko to sagutin. Hahayaan ko kasi naawang-awa ako doon sa kaibigan na yon. Sabi ko to the extent na talagang sabi ko, susugod talaga ako eh. Ganun ako yung puntos yung sinasabi ko kay Darlene. Kunin mo, Darlene. Ganyan. Gusto ko na eh. Ako na yung kakausap eh. Pero, I just realized something. Pag dumating pala yung panahon de peligro, ang naiiwan sa'yo is ikaw at ang reaction mo doon sa sitwasyon. Hindi pala ibang tao eh. Kaya, ikaw ang gagawa ng paraan pa rin para sa sarili mo. At exactly. Ikaw din, oo. Kumbaga, ikaw din, katulad ngayon, well, this is so sad, no? This is very sad. Pero, itong pandemya na to, na ang daming nag-open, madaming nai-open sa atin ng mga pagkakapatid mo pala, kamag-anak mo, kahit pala sabihin mong ganyan na may nakikita akong talagang katulad ng kaibigan ko, inalagaan niya yung buong pamilya niya, kahit pa siya magkasakit. Wala siyang choice eh. Kasi pamilya niya yun eh. Pero may pamilya siya na hindi lumapit sa kanya or hindi pa buhos. Dito nakikilala pala talaga kung nasaan ang dugo mo bilang pamilya. Correct. Yan. Oo. Masakit yun, Jay, ha? Masakit yun. Pero alam mo, Stark, yung sinasabi mo, kasi itong life's adversity is the best teacher and it will reveal your true identity, your values in life. Natitest ang isang tao sa gitna ng kagipitan. Ang mga panahon ng kagipitan ang magpapakita ng totoo mong itsura, ng kalooban mo, ng mga values mo. Therefore, adversity is the best teacher, I would say. Kasi i-reveal niya yung mga maskara mo na tago-tago mo. Oo. Alam mo, Jay, sa totoo lang, sabi ko nga kay Lord, Lord, biyayaan mo ako. Kasi ako, di, ayok magsalita sana eh, pero kusa ako nagbibigay na hindi humihingi ang isang tao.
just today at saka kagabi, sabi ko sa anak ko, o anak, maglipat ka sa GCash. Alam mo, sabi ko nga, Lord, alam ko lalabas ang pera, hindi naman ganun ang income maganda ngayon, pero sabi ko, sige na lang, no? Kasi sabi ko, I think, hindi naman tayo nagugutom anak eh. Di ba? Parang ganon. So, kung hindi ka nagugutom, mag-share ka. So, sabi ko, ang dasal ko lang, panalangin ko, Lord, biyayaan mo pa ako sa ibang paraan. Kasi alam ko maraming tao ngayon na wala ng pambili, nandun sa mga quarantine areas, no, na unang tanong ko, may supplements ba kayo? Bakit supplements po ang tiyatanong ko? Kasi kailangan nyo uminom na supplements, lalo na pag may COVID kayo. Alam nyo, mahirap po kasi magbigay ng pera, pero kung yung halimbawa supplements, yun nga sinasabi ko na bibigyan mo para lumakas yung isang tao. Ngayon sabi ko, Lord, bigyan mo na lang ako na madami dahil gusto kong makatulong. Naawa ako kasi sabi ko, siguro pagdating naman ng panahon, di ba, yung sagutin ko ang sa maker natin eh. It's not between you and me eh. Kahit tulungan man kita, Jay, at this point, hindi ikaw at ako eh. Kundi later on, kung ano yung moral responsibility ko, pag tinanong ako ni Lord, natutunan mo ba yung dapat mong leksyon ngayon? Sasagutin ko, opo. Diba? Kaya nga, papasok ka sa bagong phase ng buhay mo eh. Yun yung mahalaga. Na ginagawa mo kung ano yung kailangan mong gawin ngayon. I think it's important. Is that the essence why we are living right now? Tama ba? Yes, Star. Maganda dahil sinabi mo yan. Ano? Kaya nga, importante talaga sa isang tao ang maging mapagmalay. Mapagmalay kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan, sa buhay niya, upang hindi siya dadalhin ng kanyang emotion sa kung saan-saan. So that pag naging mapagmalay ka kasi, na ang nangyayaring ito ay isang paraan lamang upang lumago ang iyong pagkatao, ay yung spiritual aspect of yourself, then you can make these occasions of bitterness, occasions of unforgiveness, occasions of anger, into occasions of victories and triumph. Occasions na maipalaganap mo yung katauhan mo bilang isang humane, no? Isang loving person. Because without that adversity, paano maipapakita ang charity? Paano maipapakita ang kagandahan ng loob kung walang maibibigay sa'yo na pagsubok? Mm-hmm. Tama so, rin, no? Sa isang malalim na pananaw. Sa malalim na pananaw, oo. Kasi alam mo, ang mga nangyayari sa inyo actually, yes, it is a test to everyone. It is. Everyone. Kaya yung sarili ninyo, tingnan ninyo sa loob, ano ba yung test sa akin? O nakikita ko to. Alam nyo, isang dapat pagsasalamatan nyo, kahit nagka-COVID kayo or whatever, yung buhay ka. So ano yung test na yun? Diba? So, yung pagkakataon na you go through the adversity, yung sasabi mo, titingnan mo doon, ano yung lesson, ano yung dapat mong attitude or reaction to that. Okay? So, Jay, sa ginagawa mo, katulad yan, marami nagpapa-counsel talaga sa'yo at this point eh. No? Ano ang nakikita mo, aside from that one na may denials at saka ayaw naman, ano ba ang dapat nating tanggalin sa atin? Okay. Magandang tanong. Ang unang-una ay magkaroon tayo ng mata. Mata na marunong tumingin beyond what is being presented sa appearing reality. Marunong yung paningin na tumatagos at tenga na marunong makinig sa mga bagay na hindi nasasabi ng salita. In other words, kung susumahin natin yan, babalik na naman tayo sa pinakasimpleng paraan, yung pagmamalay, yung kakayahang mapagmalay sa nangyayari sa aking kasalukuyang panahon. Sa buhay ko ngayon, ano kaya? Ano kaya ito? Kasi ganito lang yan eh. Ito palagi ang sinasabi ko sa mga taong dumudulog sa akin. Kung ang problema mo ay bibigyan mo ng boses, ano kaya ang sasabihin niya sa'yo? Ano ang mensahe niya sa'yo?
minsan ipipadramatize ko pa yan eh. O imagine natin kung ang problema mo ay kumbaga isa siyang tao bigyan sa pangalan. Ano, Jay? Okay. Okay, bigyan mo ng pangalan yung problema mo. Gawin natin siya isang tao. Ngayon mag-dialogue kayo. Ano ang mensahe niya para sa iyo? Ano ang sasabihin niya para sa iyo? Makinig ka. Yung palagi. So, mapagmalay ba? Yung magiging mindful, marunong makinig, marunong tumingin. Tumingin. Uh-uh. Yun. Yun. Alam mo, isa pa, nararamdaman din ng tao ngayon ang ungratefulness of other people. Bakit? Siguro sila ang nasa sitwasyon ngayon, no? Na nangangailangan. Kaya nga minsan yung iyak sa akin eh, umiiyak sila na, "Miss Star, ang sakit. Kung kailan namin kailangan, hihingi kami ng tulong, hindi kami matulungan. Ang sasabihin pa sa'yo is kami nga rin, wala pa eh. Bakit kami tutulong?" Ang sakit daw sa kanila, marinig nila yon. Yun. So, ang pinakapuntos dito ay ang gusto kong ma-relay sa inyo, kapag kasi kayo nagbibigay, alisin nyo na yung expectation na ibabalik. Kasi pagka kayo nagbibigay, tapos iniisip nyo ibabalik sa inyo, yun, dun magkakaroon ng problema eh. Pagka hindi na ibalik, anong gagawin nyo? Sasamaan loob nyo. Parang ganyan. Tama ba, Jay? Yung way of thinking ko na huwag na kayo magbigay kung sasama lang inilang ang loob nyo at mag-i-expect kayo. Tama ba yun? Pag nagbibigay, well, ito talaga, no? Sana yung pagbibigay na walang pasubali. Pagbibigay na hindi mo, yeah, hindi ka nag-i-expect na merong nababalik sa'yo. You give for the sake of giving. Not, you give because you are expecting a reward. Mm-mm. Okay, naglalag pa ba ako? Naglalag ba ako ngayon? Minsan, oo. Minsan nag-ano ka. Oo. Ayan, sabi ni Joanna Rich daw, nanunumbat po. Alam mo, kaya alam mo, Jay, ako meron ako isang ano, may isa akong sinusundan sa buhay. No? I give, pero pag binigay ko, sinisigurado kong tama ang pagagamitan. No? Mm-hmm. Halimbawa, lumapit ka sa akin, Jay. Star, may ano ganito. Tatanungin kita eh, ano ba ang, it's very rare that I give out money. Very rare. Very rare. Kasi, para sa akin, kung ano yung kailangan ibibigay ko, kahit mas mahal pa yun sa ibibigay kong pera. Kasi, pag nagbigay kasi ako ng pera, ang feeling ko, pagka hindi mo na ibalik yun, sasama ng loob ko, ayoko na may ganun. Diba? So, hindi naman masama na somehow nag-expect ka rin na somehow dahil may nagawa ka sa kanya, at least naman siguro tutulong siya kahit papano in the future. Okay lang din yun. No? But ang ano kasi yung unconditional kasi na love, minsan mahirap din i-achieve, Jay, in these times. Let's be realistic about things, no? Okay. Kaya, kung ano lang yung kaya mo ibigay, yun na ibigay mo, wag naman over. Ano sa tingin mo? Just, we'll discuss it for the sake of discussing yung pagbibigay na yan. Importante yan. Kasi may dynamics ang pagbibigay, giving. Unang-unang dynamic ng pagbibigay, may mga laws and principles yan eh. And one thing is, yung sinabi ko kanina, kung magbibigay ka, do not expect that it will come back to you. Kasi nagbigay ka. Pangalawa, pag nagbigay ka, pag-aari na nang binigyan mo yung binigay mo. Mm-hmm. Hindi ka na, okay, ito has, I'm sorry, but hindi ka na dapat mag-i-expect na, ito, ginamit mo to sa ito, ginamit to. Kasi ang taong binigyan mo, may choice. Meron siyang choice. At hindi mo pwedeng diktahan yung choice niya kasi hindi ikaw siya. Natapos na nang binigay mo na sa kanya, natapos na doon. Ngayon, yung binigay mo nandoon na sa poder niya. Siya ngayon ang may responsibilidad kung ano ang gagamitan niya ito. Sa araw ng, sabihin na natin sa araw ng paghuhukom, hindi ikaw ang managot, kundi yung binigyan mo.
Yes. Okay. Kaya alam mo sa ano, pero Jay, kaya nga umiwas sa ganun. So kung alam mo may tendency na ganun ang gagawin, di ibigay mo kung ano yung kailangan. Yes. Tama? Yung kailangan. Tama naman yun. Kung anong kailangan niya, eh, kasi ano yun eh, alignment yun eh. Ang alignment of purpose and harmony is very important. Kung yes. Anong yung need, yun ang ibibigay mo. Diba, meron nga tayong kasabihan. Ay, not kasabihan, pero nasa Bible yun. Sino ba naman ang isang tao na magbibigay ng scorpion sa tao nang hihingi ng itlog? Oo, di ba? Oo, yun. Yun ang sinasabi ko, like for example, if somebody asks for help, i-analyze ko para yung mag-less ba yung, halimbawa, hindi ma-meet yung expectations mo. Kasi once binigay mo, siya na bahala. Pero nakakasama rin ang loob na you're trying to save something or yung sa need niya, tapos hindi doon gagawin. Tapos manloloko na naman na ibang tao. Kasi feeling mo accessory ka na nun eh. Na hindi ka nag-speak up because of that. So pupunta na naman sa isang tao, hihingi na naman at hindi na naman ilalagay. Kasi yun ang root cause ng ibang mga problema. Yeah. Kaya ako sa akin, na ibibigay ka ganyan, oo, siguraduhin mo doon napupunta. Parang ganun lang, para wala kayong samaan ng loob, lalong-lalo na pagdating sa pera. Ha? Yan ang mahirap, oo. Yes, tama ka, Star. Kaya, before ka magbigay, o yung mga kapatid natin, bago ka magbigay, merong discernment muna. I-discern mo muna, nararapat ko ba itong ibigay? Makakatulong ba ito sa kanya? Kanya. Kasi kung makakatulong, so may process of discernment muna. Huwag kang padadala sa ano ng damdamin mo na para lang makatulong. Sige, go na o tanggapin mo to. Hindi po ganun. Discern muna. Kasi nga tama yung sinabi mo, kung hindi ka mag-discern, magiging accessor ka, accomplish ka doon sa, nagko-consenti ka doon sa binigyan mo. Kaya nga, sabi ni Ma'am Glorieta. Correct. Gaya daw na nag-asking help sa akin, nasa ICU daw pamangkin, but later I saw his post. Nagpa-party yata, and may sabi niya, nagsiselebrate daw ng Chinese New Year. Yun. Kasi alam nyo, tapos pag naloko kayo, sisisihin nyo lahat. Kasi limbawa, lumapit sa'yo, uutang. Tapos sasabihin, babayaran yung bahay. Tapos hindi naman nabayaran yung bahay. Correct. Unang-una, tapos iiyak ka, bakit ganun? Di ba? Ang puntos nun, hindi ka nga, wala ka ng discernment eh. So kahit nasabihin mo, responsibilidad niya yun, eh malaking pera yun eh. Kaya nga dapat meron tayong discernment. Yung sinasabi ko, titingnan mo maigi. Sabi niya, don't expect to receive, sabi niya, if you're not willing to give. In a way, kasi parang ganun ka ng ganun. Ang tawag ko dyan kasi pakabig lahat. Maraming pakabig po ah, maraming pakabig. Oo, ako nakakaranas na ako ng maraming pakabig na mga tao, no? Sometimes they ride on your popularity, they ride on ano, pero sa akin sige lang, ngiti lang tayo kasi importante ngayon yung bitawan mo na yung mga hurts, no? Bitawan mo kasi nga ang sabi ko nga eh ay alam nyo, sige. Pag nagharap tayo, pagdating ng oras, yung paghuhukom na siya, sabi na ikaw ito yung magja-judge sa iyo, tingnan natin. Ako, wala ako doon eh. Sabi ko nga sa iyo, it's all I realize about some things na ito pala tungkol sa ako at ang sarili ko. Paano ako mag-a-act? Diba? Merong nag-comment dito na gusto kong balikan ng konti. Merong nagsabi si Del Ramos, sabi niya, huwag din po sana mananamantala sa tulong. Tama po yun. Ngunit, bago ka pagsamantalahan, kasi meron tayong tinatawag na circle of protection. Kung ikaw mismo, binaviolate mo yung sarili mo at hindi ka nag-discern properly sa ginawa mo, kasi meron kang responsibilidad also to protect yourself para hindi ka maloko. Part yan ng self-preservation. Sa isang matinong pag-iisip, discernment, mahirap talaga. Kasi titimbangin mo yun. Kung hindi ka nang gagaling, ito yun. Kung hindi, kaya kailangan talaga ng spiritual foundation ng isang tao. Kasi pag meron kang spiritual foundation, marunong kang makinig sa mga salita na hindi ginagamitan ng words. Kung marunong kang tumingin at tumatagos ang paningin mo, malalaman mo ang intensyon ng tao. Because of your spiritual foundation.
Mm-mm. Then, naprotektahan mo ang sarili mo. Ay, salamat, hindi ako naloko. Mm-mm. See? Personal responsibility din yun. Tingnan mo yung sinabi ni Maria Manjares. Sabi niya, tama po. At kapag di ka satisfied ang tao sa binigay mong tulong sa kanya, sisiraan ka pa niya at gagawa ng kwento sa ibang tao, lalo na sa mga mutual friends niyo. Yan. Totoo rin yan, ha? Halimbawa, ang hinihingi niya, Maria, sa iyo ay 2,000. Pero ang kakayanan mo ay 500 lang. Yun lang kaya mo, eh. Di ba sabi ko, magbigay kayo kung ano yung kaya nyo? O, yun yung kaya niya, eh. Hindi mo na pagbigyan. Talaga namang may pinaglalaanan ka, may babayaran ka, ang spare mo is 500. Tapos sisiraan. Yeah. Yun, may mga ganun tao. Okay? Meron. O, tayo, members pa ng family. Oo, sa kanya. Oo, sabi niya, kwento sa ibang tao. Alam nyo, it happens every time. Ganun yun. Kapag hindi na pagbigyan o hindi mo nasuportahan sa ayon sa gusto niya, sisiraan ka. Kasi lahat naman tayo, meron naman tayong tinatawag na weaknesses and strengths. Jay, aminin natin, hindi tayo perpekto. Okay, yes. For one, we have weaknesses. Each of us. And then this person will highlight it to others, forgetting all the good that you have done to this person. Mm-hmm. Ang i-highlight niya yung pangit na hindi naman lumalabas lagi, yung paminsan-minsan. Mm-hmm. O, di ba? Yan yung trait. How do you forgive now? Di ba kaya that leaves us scarred here? That leaves us painful. Oh, di ba? O, paano yun? Ngayon, unang-una, gusto kong malaman ng mga tagapakinig natin yung nagsusubaybay na ang reaksyon ng ibang tao ay hindi mo hawak. Hindi mo pwedeng diktahan kung ano ang reaksyon niya sa gagawin mo. Kasi siya yun, eh, at hindi ikaw siya. Okay? In the first place. Basta malinis lang ang intention mo, nagbigay ka ng ayon sa nararapat at ayon sa limitations mo, that's it. Okay na. Huwag mo nang isipin na, ay, kasi sasabihin niya. Kasi hindi mo na control yun, eh. Wala ka ng power over doon. Kasi iba-iba tayo ng interpretation ng truth. And truth is subjective. Okay? So, maging kampante ka. Basta nanggagaling ka sa kabutihan, ito, ginawa mo ang nararapat. Nararapat. Leave it to the universe. Exactly. That's ano, masakit nga, kaya lang yung iba hindi marunong mag-let go. Sabi ko sa inyo, eh, ilang beses na ba kahit kami ni Jay nakakatikim niya ng ganyan. Ako, Diyos ko, 'di ba? Pero sa akin kasi is more of okay, I think I know what I've done for you. So let it be. Kumbaga sabi ko nga, indulhensya ko na lang sa taas. 'Di ba? Kaya nga yung indulhensya, gumagawa ka ng kabutihan. Sige lang. Kasi plus factor sa iyo 'yun, eh. Kung saktan ka, 'di ba, bahala na siya. Siya naman ang mananagot sa maker natin, eh. Ganun naman talaga 'yon. O sabi nga, ang problem kasi sa ibang tao, mister, mayroong mga abusado na tao, kung sino pa sila pang mas malalapit sa iyo. Totoo 'yan, my totoo dear yan. Josh. Totoo 'yan. Meron talagang taong abusado. Dumaan na kami dyan. Oo. Meron talaga. Hindi mo maiiwasan talaga. Kasi yan ang reality ng mundong ito. Yan ang reality ng mundo. Oo, diba? Yan reality yan. Oo, yan. True yan. Okay. Sabi ni MC, eto, may umuutang daw sa kanya na pinsan. Sabi niya, may umuutang sa akin pinsan ko, 400,000. Di ko na pautang. Ayun, ang dami na sinabi about sakit sa anak ko. See? Alam mo, para sa akin, bahala sila. Let them talk. Kasi una-una, yung gumaganon, tandaan niyo, ha, yung maingay, siyang may kino-cover up. Tandaan niyo yun. And it's silent waters run deep always. Tandaan niyo yan. Ang malalim na tao at yung nasa tama, sila yung tatahimik na lang dahil alam nila ang katotohanan. Lalabas at lalabas ang katotohanan, Jay. Do you believe that? Yes, and the best, you know, and the best defense is silence. For me, the best defense is silence. Because when you are silent, you are coming from a deep, deep power. And the universe will speak for you.
will defend yes. for you. And will defend for you. You know what? How the universe defend you? Mm-hmm. Is the universe or God lifts you up and places you in a better position. Tandaan niyo yun. Tapos yung taong bumabati ko sa'yo, ganun pa rin. Nandun, belongs, they talk behind you, andun pa rin sila sa likod nyo. Tandaan nyo, that's why they call backstabbers. Kasi nasa likod mo eh. Hindi front stabbers. Di ba? I mean, totoo naman, hindi sila front stabbers kasi they are never ahead of you. It's always there behind you. Kaya nga sa likod, hindi ka nga mahabol eh. Pukol ng pukol eh. Ganyan. So, pag inangat kayo ng Panginoon, naku, alam niya naririnig niya yung siren, tingin ko may sunog dito. Mukhang may sunog. Marami na po. Siguro nakabilang na ako ng pangwalo na yan. Naku, mainit na. Anyway. Oo, malapit yan dito. Magaluyong pa rin yan. Anyway. So, yan yung mga bibitawan natin. At saka pag nagagawan tayo ng mali, no? Kung nagagawan tayo ng mali, huminga lang malalim yung hininga natin. Yung sasabi niya yung Zen practitioner, yung pagninilay-nilay na ginagawa ni Jay, baka gusto niyong minsan mag-ano kayo sa kanya. Ano ba yung sinasabi niyang meditation? Ano ba yung sasabi niyang pagninilay-nilay? Kailangan natin yan ngayon. Kailangan natin. Oo. Pag ako nagninilay-nilay, ganun ginagawa ko, humihinga ako or nagpapatugtog ako ng masaya. Ganun. Meron tayong coping mechanisms. At para doon sa ibang tao, kailangan nila minsan ay silent. Yan. Sabi ni Heidi Cube, ang binababa ay tinataas at ang tumataas ay binababa. Totoo po yan. Totoo yan. Kasi tinuturuan ng universe ng leksyon din. Diba? Hindi po ba ambulance? Pilar, hindi. Kasi napakarami at saka narinig ko yung tototot ng fire truck. Yan. Okay. However, Star, meron isang the other side naman. On the side of the nadihado, yung inabuso. No, kasi very, very maganda itong insight na ito eh. On the part of those who said na, oh, inabuso ako, niloko ako, meron kasi tayong tinatawag na karmic lesson. No? Our soul is in a process of evolution to learn about life, to learn the values of life. Na kung titingnan natin sa aspeto ng karmic lesson, pwede rin na ikaw is a lesson for you to know and to sharpen your prayer, to sharpen your discernment, and to sharpen your being you, your love for yourself and for others. That is meant to happen so that you have a lesson to learn on your part for the upliftment of your spirit. Yan, oo. Diba? Ay, Diyos ko. Ito may sinabi si KK. Paano ba raw? Pag sobrang tahimik na po, sobrang nakakabingi na. Eh, how to express daw your emotions, thoughts to them? Oh, tatanong niya, Jay. Halimbawa, sobrang tahimik. Ano ibig niyo sabihin? Ano ibig niya sabihin how to express your emotions? Medyo unclear sa akin yung, anong pong sobrang tahimik na sobrang nakakabingi na? Ang katahimikan sa kalooban mo, ang katahimikan nila. Mm-mm. Okay. Siguro, yung sobrang, meron tayong nakakabinging katahimikan, ano, most of us, if not all, are not at home with silence. Kapag may katahimikan, lumalayo tayo talaga. Hindi ko alam kung bakit. Kasi natatakot tayo sa silence, kaya nga nakakabinging katahimikan. But, it is in the silence of your being that you can hear the voice of God. The voice of the universe, the voice of your soul telling you, guiding you. No? Huwag natin, I would say, huwag tayong matakot sa katahimikan. Let us make silence as our friend and ally and a space that we can grow more into our being human. Paano mo sasabihin sa kanila? May sinabi siguro. Okay. Kung paano mo sasabihin sa kanila para sa akin, kung hinihingi, sasabihin mo lang kapag hinihingi ng pagkakataon. In other words, you don't owe them an explanation of who you are, what you are. Okay? Kung hinihingi ng pagkakataon, mag-explain ka.
kung wala namang pagkakataon, bakit ka mag-i-explain? Wala kang mag-i-explain. Exactly. Kasi binababa mo yung sarili mo. Bayaan mo siyang tumalak doon kung saan. Kasi ang audience na isang tumatalak at hindi nakikinig na isang side of the story are themselves judging you. Diba? So, let bahala sila mag-judge. Sabi mo, masisira. It's okay. Kasi yung truth, you know the truth. You know in your heart and God knows the truth. Yes. At psychological mo, boundary mo yun. Huwag ka na mag-over the back. Psychological boundary. Huwag ka na mag-over the back. Oh, bakit ka pa ano? Oo. Ito may sinasabi si Maria Giuseppe. Oh, sabi niya, tama Sir Jay, how many of us trying to save someone's reputation by not telling our own side of the story? Done that countless times to save my mom's dignity. Kahit ilang beses na siya nagbenta ng gamit ko without my knowledge. The worst and the most recent was she sold our house and lot. I don't need to know daw, sabi niya kung tinanong niya uncle ko, kayo kaya? Sabi niya. So, sa akin kasi, this is a different usapin, no? This is something to do with selling, no? Selling, nagbebenta ng gamit niya. I think that's different. Hindi yan kasama doon sa sasabihin mo na may sinisiraan ka or whatever. No, Jay? I think this is something to do. Pero ito, legal matters to. Pero yung sasabi natin, yung pagtulong, yung pagsira sa atin, yeah, we leave that. We leave that to God. Kasi ako naniniwala talaga ako ng ano eh. Naniniwala ako kasi na nakikita kung sino ka sa paraan ng iyong pag-react. Pag ikaw ay nagre-react na may dignidad, ibig sabihin nun, it just follows. Sino nagsasabi ng totoo? Kasi hindi ka rin nagpapalingkere. Hayaan mo siya. Eh, di ba? Tumahimik ka dahil alam mo yung totoo. Ngumiti ka, isang masakit na ngiti at sabihin, yun ba ang kanyang truth? Di ba? Sabi nga nila, sabi ni Ants Fogoso, Barangkada Drive, fire out, malapit yun sa amin. Fire out na daw. Meron tayo reporter si Anthony Fogoso. Buti na lang, okay. Fire out na. Fogoso, Dr. Fogoso, oo. So, ibig ko sabihin, kapag merong, yan, isa yan na, isa talaga ito sa masasakit ngayon, ha? Totoo to, naglalabasan to pag maano sa akin. Totoo lang, nasasaktan tayo dahil sa kindness sa pinapakita nyo, still titirahin kayo sa likod. Para sa akin kasi, sige lang, kaya nga sabi ko sa inyo eh, God or the universe will lift you up. Yan. Sabi niya ni Alecha Chris, pag may narinig daw siya na si paninira sa akin, pinipikit ko ang aking mga mata, sabi niya. At dadasal ako para sa kanila kung sinasabi ni Lord sa kamay niyo po ang lahat. She lifts it up. Tama naman din, di ba? Tama din. Oo. Yeah. Alam mo, magandang usapin talaga ito, Star, kasi maraming anggulo tayong titingnan, ano? At napakalawak ng usapin na ito. At ito rin, gusto ko lang itong ibigay sa ating mga gasubaybay, no, na as I point for them to reflect more, is that, okay, medyo ano itong question na to. What is it in you, para sa isang tao na karanas sa mga ganyan, no? What is it into, there's something in you that attracts people of this kind. Okay? Ngayon, point for deeper reflection. Bakit may mga napapaligiran ako ng mga ganitong tao sa buhay ko? Ano ang sinasabi nito sa kaloob-looban ko, sa truth ng pagkatao ko? Meron ba akong hindi nakikita? Does this situation inform me of who I am? What I am? Ano kaya? That is an invitation. Actually, kung ako sasagot niyan, why are these people asking for help? And then, sa bandang huli, ay sinasaksak ako, bakit pa ulit-ulit ng ganyan? Ako, isa na sasagutin ko niyan, Jay. Ano sagot mo? Because they see you as a... Kasi initially naman, wala naman silang intention really na sasaksakin ka eh. Diba? Ang una nilang gagawin talagang hihingi ng tulong. And then, aabusuhin ulit. Diba?
Mm-hmm. Ngayon, bakit lumalapit sila sa inyo? Kasi nakikita nila na mapagbigay ka. Mm-hmm. Nakikita nila yung weakness. Your strength of being generous can also be your weakness. Kaya these types of people are coming in also. In the same manner sa mga buhay niya, dumadating ang mga manluloko sa inyo. Kasi nga, these people who come to you are the weak ones. Kasi ikaw the yung needy strong. Ones. The needy ones. Tama. So, the needy. Yeah. Weak then. Weak yeah. And needy. Yeah. Tingnan mo yung kasi lampara. Naisip nila. Ina-attract ng maraming gamo-gamo. Oh, yun. Kasi ang liwanag nandun eh. Oo. Oh. Lumalapit sila sa'yo. Exactly. Oo. Yun. Sabi ni Pilar Mate, inggit selos pa din, hay, hindi mawawala. Totoo. Kaya nga, who are you? You're like a star in the middle of darkness. At saka, alam mo, sa totoo lang, kahit na sabihin nyo pong napupugpug nyo ako na inyong iyak, nangingiti ako. Hindi na po ako sumasama ang loob. Kasi noon, medyo po may senti pa rin ako. Sabi ko, bakit kayo naaalala niyo lang ako kapag may problema kayo? Standard yan, ha? Standard yan sa lahat. Alam ko, makaka-relate kayo. Pero alam niyo po, sabi ko, andyan lang naman ako kung kailangan ninyo, no? Parang importante ako pag kailangan ninyo. Pero pag wala kayong problema, ni hi, hello, hindi niyo ako sasabihan. So, nandun ako sa point na yun. Pero alam niyo ngayon, nangiti ako. Bakit? Dahil alam ko, sa gitna ng kadiliman, ako ang hinahanap nyo para sa liwanag. Kaya ngayon, iba ang aking attitude yan. Sige lang ako ng sige. Sige. Diba, ganun naman ang role natin, Jay, sa kanila eh, diba? Yes. So, hayaan lang. Basta naniniwala tayo nang gagaling tayo sa ating truth, sa ating inner truth, who we are. That's it. Yes. Oh. Yon, di ba? Naku, ano ba to? Meron pa nag-PPM sa akin. Iba naman yung topic. Anyway, Jay. Yes, ma'am. Natatawa ako. Total 9:30 na, no? So, katulad na sinasabi ni Miss Pilar Mateo. Yan. Si Pilar Mateo, kapag may kailangan, lalapit yung mga tao sa kanya. Miss Pilar, kailangan namin ng ganito. Meron kami kailangan pagdating sa writing at sa kapagiging talagang credible writer. Si Pilar Mateo yan. Pag may kailangan, nandun kay Pilar. Pero pag wala na, forget si Pilar. Ganun talaga yan. Pilar, ganun. Pero you are the light in the darkness. Ganun lang yan. Pag wala silang magawa, ikaw ang hinahanap. You be elated. Be happy that they find and seek you instead of them going to the dark forces. Yon. Anyway, you become the light in the midst of their darkness. Sabi ni Janet Agulto. Tama. Okay. So ano ba, since it's Thursday, alam ko we can go on and go on with all the hurts of betrayal and then giving, di ba? Alam niyo, kaya ako inimbitahan si Jay para rin mamaya mag-ending tayo ng kanyang meditation, no? Meron siyang sasabihin. Pero bago niyan, ihilingin ko sa inyo, no? Teka, ilalabas ko ang aking kodigo. Ihilingin ko sa inyo na manahimik, lahat kayo, sumabay, pakinggan yung aking sasabihin. Okay? Dapat malalagyan ko ng sound effects, bro. Sabi nga. hindi na. Okay. Manahimik po tayo. If you wish, you can close your eyes, no? Para pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Tapos pagkatapos ko, papasok si Jay at para siya ay maglilid ng ating yung kanyang meditation. Okay. Heavenly Father, forgive me po for the many shortcomings in the past. Alam ko po na hindi ako naging perpekto at napakarami kong pagkukulang. Alam ko po na ang taong nagsisisi at nakaka-recognize ng mali ay pinakikinggan ninyo. Forgive me if napakabilis ko po na mag-judge sa ibang tao at kadalasan pinagtatawanan ko pa. Nariyan na laitin ko ang aking kapwa dahil sa tingin ko ay mas better ako. Kung minsan, nahuhuli ko din ang sarili ko na nakikipagtalo, maputunayan lamang who is right or wrong. Hindi ko na naiisip na maging kind. Madalas din, nagiging gahaman ako o humahangad sa higit sa aking kakayanan.
hindi na nga ako nakontento kung ano ang meron ako at pilit nakikipagsabayan sa mga nakakaangat. Minsan, lasong na maituturing ang naisip ko na makipagkumpetensya sa iba dahil lamang sa hangaring maging the best. Kapit din sa akin ang inggit sa kapwa. Kung ano meron sila ay gusto ko din kaya madalas pinupulaan ko sila o sinisiraan maging angat lamang. Madalas din ako ay maluho. May pagkain na naghahangad pa ng iba o di kaya'y bumibili ng mga gamit na hindi naman mahalaga. Makikisabay lang sa uso. O di kaya kapag may pera ay iba ang bibilin at hindi priority o pangangailangan. Sa bandang huli, nakatunganga ako at ubos na ang pera. Minsan, nagiging greedy na rin ako sa kapangyarihan o power at lagi kong pinakikita ang kataasan ko. Nariyan na pilit kong binabagsak ang ibang tao kahit na wala silang ginagawa sa akin dahil lamang sa intensyon na makasarili. Higit sa lahat, nagiging ungrateful din ako sa mga taong tumulong sa akin nung ako'y wala at nang minsan akong hindi mapagbigyan ay walang humpay kung sisiraan sila at inilabas ang kanilang mga baho. Nakakalimot din akong sa aking pinanggalingan. Hawakan mo din ang puso ko na hindi makapagpatawad at hindi makamove on na lagi kong iniisip ang sakit na dinanas ko instead of looking at the bigger picture. Tad-tad ako ng denials na may mali din ako nagawa kaya nagkaroon ng problema. Malakas ba ako magbully ng iba o pilit idiginigiit ang aking opinion at hindi na pinagbibigyan ng ibang tao? Malakas din ba umano ang aking sense of entitlement masyado? Na wala na akong ginawa kundi mag-insist ng aking right and solely para sa aking kapakanan na may nalilimutan ako na ibang tao. Madalas din kung makasagot ako sa matatanda, ganun na lang at treatment ko sa kanila walang alam. Nakalimutan ko na ba na ipakita sa mahal ko sa buhay ang kanilang halaga o mapakita man lang ang appreciation sa kanilang presence sa ating buhay? Mahal na Panginoon, kami po ay humihingi ng pasensya at kapatawaran. Alam namin andyan ka upang kami ay gabayan. Turuan mo kami ng tunay na pagmamahal sa aming sarili at sa aming kapwa. Amen. Amen. Inimbitahan ko po kayo na manatili sa katahimikan ng iyong puso, ng iyong damdamin at kaluluwa. Hingang paloob at hingang palabas. At hayaan ang iyong hininga na makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng loob. Ang hiningang ito ay hininga ng Diyos, hininga ng buhay, simbolo ng Espiritu Santo na nandito sa ating katawan. Dahil kung wala ang hininga, wala ang buhay. Andiyan ka sa ating katawan. Pagninilay-nilayan natin ang mga salitang ito na sasabihin ko. Be still and know that I am God. Mula sa Psalm 46, chapter 10. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. Be still and know. Be still.
just be and allow the Spirit of God to penetrate deep into your heart. Just be. When we are in the presence of God, His presence is enough. God is enough. Amen. Take a deep breath. And so it is. Ayan. Naramdaman po ninyo yung salitang be still and know that I'm God. Sometimes we have to submit ourselves to the higher power. Sometimes yung frailty natin, kailangan natin pigilin, just be still at pakiramdaman yung Diyos sa loob mo. Yun lang yun. Kasi minsan, kapag tayo ay masyadong maraming clutter, marami kayong gustong i-achieve, maramdaman, marami kayong gustong, sabihin mo, emotions, gusto nyo mag-express, kahit paminsan, umupo at walang gagawin, kundi pakiramdaman the presence of God. Yun lang. Na alam mo nandyan siya. Na alam mo sa gitna ng adversity. Alam mo na nangyayari ang mga bagay dahil yan ay according to destiny, according sa kung ano yung pinapayagan. Hindi kayo pinaparusahan. Hindi kayo sinasaktan. Yan. Diba, Jay? Yes, diba? At hinuhubog niya tayo ayon sa kanyang anyo. Palagi yan. Palagi yan. At hindi naman tayo kailanman ay umaalis sa presensya ng Diyos, no? Ang ating utak lamang ay hindi nakatuon doon. Hindi tayo mapagmalay. Again, that's the word, I think, that's the word for this evening, no? Mapagmalay. Maging mapagmalay. Yes. Diba? So, alam nyo, it is in silence also, and you're breathing, that you feel God, and that you get the peace. Hindi po nakukuha ang peace sa kahit anong ritual na gagawin ninyo, kundi yung silence na pinakikinig, yung pagmamalay, di ba? Yung beingness, yung be in the present. Yan. Di ba? Alam mo, Jay, sabi ko, I will end my Thursdays, no, with this note, with thanking God, with also yung pagninilay. Because it is in being still that we know that there is God. Kaya po tayo po ay nasa Kumu. Yan. We are already on Kumu every Sunday. Yan po ay Pinoy Vibes on Kumu. So kung ano yung naging nawala natin programa sa Pinoy Vibes, na itutuloy natin tatlong oras pa po. So it's under FYE channel. So that is Kumu. Please po, huwag niyo po ako hanapin sa Thursdays. So, nandun po tayo sa Kumu. Madali lang din po kasi live po yan. At one day, magiging guest din si Jay din doon. Tuloy natin kung ano ating ginagawa. Nandun pa rin. So, samahan niyo po ang libo-libong nanonood. Sa totoo po, libo-libo, nagpapasalamat po ako sa acceptance sila. Na kayo po na Thursday group, ibigay naman natin sa Kumu ibang kultura. Dahil ang Kumu ay masyadong para sa bata. Hikayatin naman natin ngayon the younger generation to be mindful. Kung ano yung ating kamalayan, aabutin natin sa kanilang pananaw, sa kanilang kinagawian ngayon dahil mga bata yan, kung ano yung mindfulness. Yan, di ba? Thank you, Patrick Camerino. Yes. Ang iiwan ko lang salita din sa inyo ay maging mapagmahal sa sarili. Huwag niyong kakalimutan yon. Kasi pagmahal niyo ang sarili ninyo, hindi niyo hahayaan na magkakaroon kayo ng disruption ng peace
yung peace nyo, hindi nyo makukuha sa ibang tao, kundi sa sarili nyo lang. Ikaw, Jay, what are your parting words? Kung magbigay, huwag ilahat-lahat magtira para sa sarili. Importante. You are the most important person in your life. Oh, yes, tama 'yon. Hindi ang ibang tao, kaya nga sabi ko pagdating ng panahon, ikaw at ang yung sarili mo ang haharap sa Diyos. Hindi ang kapwa mo, ikaw at sarili mo. Kung ano 'yung nagawa mo, hindi ko ano 'yung ginawa sa iyo. 'Yun 'yon. Kasi 'yung ginawa sa iyo ay sagutin ng iba sa Diyos. So ano 'yung ginawa mo? Sasabihin sa iyo ni Lord, "What have you done?" So with pride, pwede mo sabihin, "Lord, I think I have been a good person." Pasana sasabihin mo, "But, what is the but?" 'Di ba? So 'yun na ayusin natin, na wala tayong idudugtong na but. Correct. 'Di ba? I'm a good person. Period. Wala nang but. Kasi kaya nga tayo buhay pa eh. Kasi we have the opportunity. We still have the opportunity na ituwid yung ating mistakes. Lahat tayo po may mistakes. We are all vulnerable to make mistakes. But ang gagawin natin, Jay, is to correct the mistake. Diba? Yes, yes. Uh-oh. Okay, maraming salamat, Jay. Pag gusto nila salamat, Star. Magpa-advise sa iyo. Kasi they need the mindfulness at this point. I will highly recommend you to talk to Jay. Yan. So, how do they get in touch with you? Hanapin niyo lang po ako sa Facebook. Ang aking pangalan po ay, ang aking pangalan ay ito. I-edit ko yan para maano ninyo. Yan oo, ang pangalan ko. Mahirap yung middle name ko eh. Middle name yan. Niya ako, nagkakamali na yan. Yan ang aking pangalan sa Facebook, hanapin ninyo ako. Hariolne. Ako minsan Halolne. Hariolne. Hariolne. Yan. Hirap ng gitna. Hanapin niyo na lang Jay Batoon. O lalabas naman yan. Meron kasi ibang Jay Batoon sa Facebook, may magkakapangalan. Kaya nga naglalagay ako ng middle name. Oh, I see. Sino naman yun, impostor mo? Hindi ko alam. Okay. Tapos susunod po yan sa linggo, maganda yung ating pag-uusapan. Alam nyo kung anong ginagawa natin sa dito Thursday live. Pareho din po, kaya lang po ampi, alam nyo kung bakit maganda doon. Jay, you know why it's nice? We can see the people. Kaya natin sila iyakyat, makikita mo, kausap mo yung tao nagtatanong. Ah, talaga? Ngayon, first time ko nakarinig yan. Mag-explore ako sa Kumo. It's very interactive. Nakakaakyat tayo, kaya natin siya ipasok at kakausapin mo. Oh, wow. Yeah. That's nice. Oo. Kaya doon diretso tayo nakikipag-usap sa kanila. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat. No? Maraming salamat sa lahat. Oo, Jay Hariolne Batoon. Yung Jay. J-J-B. J-J-B. Yes. Hariolne Batoon. So, add nyo lang siya or send a message through him. He answers, even hindi kayo magka-friend, he will answer you. So kung kailangan ninyo ng one-on-one, especially those po who need counseling. Pero pagdating po ninyo doon sa healing, siya naman ang paraan din kay Father Momoy Borromeo, naalala nyo. So yung mga, ayan ang advice ko, marami ka nagpapadasal sa akin kanina, no? Sabi ko maya-maya ako magpapadasal, mga 12 midnight. Maraming may COVID ngayon, Jay. Sabi ko, yes, marami. Ngayon, mag-message kayo kay Jay para ng appointment kay healing kay Father Momoy. You need that. For those who have COVID, pwedeng magpaano. Nasa ano lang naman, makita lang kayo ni Father. Malaking bagay po talaga. Malaking bagay. Ako mismo magsasabi sa inyo, malaking bagay. So, yan po ang gawin ninyo. Please contact Jay Hariolne Batoon. Maraming thank you salamat. Very much and good night. Happy, sabi mo na lang, happy Easter. Yes. Happy Easter. Oo. Look forward to sa pagkabuhay. Hindi po tayo dapat malungkot. Dahil ang nangyari namang kalungkutan na ay noong yung years ago. Now, kailangan tayo maging masaya and look forward to Easter. Sana po maging bagong kayo. Maging bagong kayo. Maraming salamat. And good night. See you good on night. Thank you so much.
Thank you. Blessings, everyone.